guys, salamat na bumisita ka sa aking YouTube channel. Sa lahat na nag-subscribe sa akin, salamat din. At sa iba dyan na palaging sumubaybay sa aking YouTube channel, maraming salamat din po. Stay connected pa rin tayo. Kahit merit pa tayo, sana dumami pa tayo. Bago sa lahat guys, gusto ko lang isi-share sa inyo yung next video ko. So guys, yung antena natin, lagyan natin ng wire extension guys. Kahit ilagay natin sa sala, sa CR, sa kwarto. Pwede ba kaya ni? Ha? Try natin. Pwede ba? Na ilagay natin. Nag-order ako ng wire sa Shopee. MSA yung wire niya. Try natin guys, pero hindi ko sure. So, i-update ko kayo kung pwede ba ito na ilagay natin sa ibaba, itaas, kasi yung bahay namin hindi umabot yung wifi sa kabila naming bahay, yung mother kiki na bahay, hindi siya tatago sa ano, siminto, kaya mahina ang wire, mahina ang signal. Kaya nisipan ko na ito, lagyan ko ng extension, punta doon, itry natin kung pwede ba. Bago ka lang guys, mag-subscribe ka na para alam, update kayo kung pwede ba ito. Subscribe naman. So guys, balik tayo sa ating video na kung sino ang nakakonek sa ating wifi. Hindi na guys, natin patagalin pa. In 1, 2, 3, 2. Yun sa akin guys ay pinalitan ko na yung admin default password. Pinalitan ko ng bagong password kasi delikado pag ma-hack tayo dito guys, kasi default lang ang password natin. Kailangan po natin ito palitan. Tandaan niyo guys, palitan ninyo ang globe at home fiber admin pagka ma-hack tayo. Kasi default password alam na nila. Meron akong isang video dito guys, nakatulong po ito sa inyo. Pwede nyo panoorin kung paano palitan ang admin. Ilagay ko sa description na ibaba yung link na pwede nyo panoorin. Ingat tayo guys kasi maraming mga hacker ngayon. Kaya aware tayo guys, natin alam. Nahack na tayo. Oh my god. Ito na, umpisaan na natin. Ito na po yung bagong password ko. Lahat makikita kung sinong nakakonek sa ating wifi. Yan guys, sa inyo, pag meron kayong nakita na hindi familiar na IP address, it means napasok na nila yung wifi password nyo. Para sure guys, i-off nyo lahat ng mga wifi device na connected sa inyong wifi. Tapos, i-refresh lang ninyo yung computer. Then, pag may isa o dalawang IP address na nakakonek, kahit lahat ng inyong device ay na-off na, it means may nakapasok na alien. Ang una nyo gawin guys is yung sinabi ko kanina, admin password. Importante po ito sa may mga patient dyan kasi madali lang nila ma-open yung ating admin password. Pag alam na nila yung default password, ayun, makita na lahat-lahat ng mga setting doon sa ating modem. Shout out sa mga patient dyan kagaya ko. Dapat aware po tayo.
Sana po makatulong po ito sa inyo. Yun lamang po. Morning, this current official. Sana ba ng anti-radiation yan, di para? Kanay mo ha, anti-radiation, no ba na? Ito ang di para, naglabad na kung ano yan mo. Ako ano yung traffic? Ay, laro kengking, wala hinu-hinlo ah. Wala, wala, kung ipapantay ako, wala hinu-hinlo. Ano na raw? Okay na, si Junjun na sa kapag-tapag. Oo, hindi wala nang hinlo. Ha? Sunod sa bulan, naka-plaster na. Pwede ka lang ang computer kaya wala na iba dyan. May income. Sa nga kanya ako, 6 mil ang bulan na na ibayra nun ta na. 6 mil, kung hindi magdaga na 6 mil, imo. Kailangan yun, magdaga yun. Sakto na imo ito, kaya basa-basa imo. Ay, basa kita! Ang yapin magsunod ba? Ayaw sa akin, ayaw sa king. Ayaw pag na king. Ay, anaking kayo. Luwiran ka malugma ang gawas ng sa atong tirahan. Ay, pag ilapin na sulod ko. Ang basa ka. Ay, may tapos ang basa na sulod. Dati ang ba ang kipad? Masukan. Gawas lagi na ang basa, pero ang sa kapatid kay pa dila pwede na basa kay mag-down na gud na. Babasa na sila mag. Iya man ang kwan. Mauda na man kay anak. Dili man basa ang ilalom di na kurinti. Mao na siyang ang tanan sa sulod wala basa. Magdala na ni ka sa blower ugma. Ini foto si Tikram kay. Subscribe.